Welcome back sa aming channel again, mga panangga. Kumusta naman kayo dyan sa lahat ng mga sa bahay? Dahil naka-home quarantine tayo ngayon, napatupad ng ating gobyerno. So, advice ng mga panangga, sundin na lang natin dahil sa hirap ng buhay natin ngayon. At sa ngayon siliranin na tinatalakay natin dahil sa coronavirus na yan, para iwas hawa-hawa, dito na tayo sa bahay. Mag-home quarantine. Ika nga, home quarantine, dito lahat mga kumbaga panahon ng hindi lang sama-sama sa isang bahay, panahon na rin ng pamilya yung nilay sa ngayon. Kasi syempre, doon sa mga problema kumbaga tumadaan sa atin ngayon, sabay-sabay tayong sabay-sabay tayong manalangin para mawala ka ng problema natin. Kasi nandito ako sa bahay, wala kang ginagawa. Nag-check ako doon sa revenue, sa earning, kung lumalaki ba o tumataas yung kita namin. Okay naman sa awa ng Diyos, kasi syempre hindi pa naman talaga siya ganun kalaki. As in, tama lang. Siguro pagka naipon na sa kanila natin yung libro. Kanina mga palangga, nagpunta kami sa grocery ng daddy ka. Namili kami. Naloka ako kasi sabi nung cashier sa akin, "Ma'am, madam, yung mga bibili nito hindi pwedeng maramihan. Kumbaga may bago na silang may bago silang patupad galing sa DTI na kumbaga ang bibili mo is lima lang na canned goods. Dun sa noodles, lima lang din. Sa pancit canton, lima lang din." So parang, syempre kanina, eh, sabi ko habang may pera pa, pinagka-cash na lang din namin kasi syempre hindi naman natin alam kung hanggang kailan yung lockdown para kaubos na sa pagkain. Siguro, tama naman siguro yung ginawa nila ng DTI para makapamili lahat. Syempre, pasalamat pa rin tayo kasi yung iba dyan, hikapos sa yung iba, walang pambili, yung iba naman ay nagtitiis. Kaya pasalamat pa rin tayo kasi parang meron tayong natitirang pera para may pambili ng pagkain. So doon nga kanina, ito na yung mga pinabili namin. So hindi ko alam kung hanggang ilang linggo, kung alam ano sa mga bata, biskuit, puro biskuit. Diba? Maghanap lang yung mga subscriber natin, oh. Hi mga palangga. Lakas ang boses. Lakasan! Hi mga palangga. Mamaya, ito mga kapatid ko eh. Dito kami ngayon sa bahay, naka-quarantine. Walang magawa na ng TV. Kumbaga, this is the time for a family bonding na rin, kumbaga. Kung may mga Netflix kayo dyan sa mga house ninyo, huwag kayo ng Netflix, diba? Maging proactive. Basta, kumbaga, stay at home lang. Para antayin natin kung kailan matapos yung lockdown. Para at least, para na rin sa atin para iwas hawa. Yung mga social distancing na sinasabi nila. Sundin na lang natin mga palangga para wala tayong So kanina, namili kami ni Daddy Gab. Ito yung mga pinamili namin. Ano yung mga pinamili natin, Daddy? Yung isa-isa mo sa kanila. Para alam nila. Daddy, na lang paanin ko. Kasi kanina, namili ako na-excite ako dun sa dalawa. Mga earnings namin. Kasi Daddy na lang muna. Ano yan, Daddy? Dalawang laki din na chicken. Tapos, dalawang laki din na chicken. So, ito na talaga kanina. Noodles ang pagkakita lang. Bawal ka bumili ng maramihan. Isang 3-in-1 is cafe. 3-in-1 is cafe kasi si Daddy Gab mahilig mag-cafe everyday. So, when he woke up in the morning, ito na yung umaga na iniinom. Favorite coffee. Quaker Oat, mga palangga. This is one of the best healthy food. Kasi good fiber siya, good for the heart. So, pag umakay, ito siya sa Quaker Oat. Pihon. Ayun. Pati pihon, syempre. Kasi marami, para makatipid sa makakain lahat. Tipid muna. Ayun, pati kanton. Ito, Mickey naman. Ito kasi, kahit ano, pwede siya nalagyan ng sardinas. Mura lang ito, half a meat ang sitkan. So, parang 32 pesos na niya, tatong mga palangga.
Next, ano na yun? Presto. French cream. Ano siya mga Fajibar. Mga ginakit. This is my sister. Christine Diane, and this is another my sister, Pamela, my brother, Christian. Where's the ito, ano to? Pajibar. Pajibar. Yan ang square. Puro pagka, puro pinakay. Gatas, first place, syempre. Mga palanggas, mga ilonggo, miswa, sa province namin, miswa. Yan ang nalagyan na namin ito ng sardinas. Nalagyan natin ito ng sardinas. Sold na kami mga palangga. Parang kayo magkano man ito. 12 pesos lang yata ito kanina. Magkano man ito. O, 12 pesos. Asukal, syempre. Sugar. Kape. Coffee meat. Ano pa? Coffee ko ulit. Coffee ko. Coffee. Syempre. Biswet niya. Biswet. Biswet para sa aming baby. Biswet. Biswet. Light flakes. Light flakes. Canton ulit. Masin canton ulit. Ano pa? Butter toast. Butter toast ng gardenia. Mga palang. Biscuit ulit. Biscuit. Biscuit pa. Rebisco. Rebisco crackers. Ano pa? Toast. Sana ako. Crema toast. Greenhams. Greenhams. Yung greenhams, kasi sabi ko, pagka makabilang na mangga, magigayaga doon ako ng hindi ko yeah. So, abangan nyo ako doon ako ng hindi ko slow. Biscocho, made from Iloilo. Ay, pakulit sa'yo. Saan ko galing? Abinin mo kanina. Biscocho. Ah. Oh, ito yung mga ano, biscuits na made from Bacolod, mga palangga. Mga ilong. Wala. Stick O para sa ano sa mga kabataan. Dalawang ribis. Ribisco with honey. O, oh, with honey butter ng mga palangga. Brihams ulit. Brihams. Ano pa? Sky flakes. Sky flakes. Siyempre, yung gamot sa mga may ulcer. Yan. Yung mga ano, sky flakes. Yan. Pita. Pita, pita crackers. Okay, ano pa yan? Pilos. Wow, this is my favorite pilos. Ubi pilos. Wala na. Now, okay. Ayun, mga palangga. Tawag dito, lulubos-lubusin ko na. Magpapasalamat ko pala ako dun sa mga frontliners natin, dun sa mga nurses, sa mga doctors, sa mga janitors ng mga hospitals, dun sa mga midwife, dun sa lahat ng mga pulis, sundalo, ng mga nagpapatupad ng ating lockdown para magkaroon ng peace and order, para masunod yung batas natin to stay at home. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much. Kasi isa kayo dun ngayon sa yun yung mga totoong hero. Dahil sa sakuna ngayon, dahil dun sa inano natin, sa problema natin ngayon, nandyan kayo to protect us, kumbaga, para magkaroon ng especially dun sa mga taga-bantay natin, para magkaroon ng kadahimikan. So, sana naman dun sa mga sambayanan, sa mga kumbaga dun sa mga ano natin, sa buong taong bayan, sa buong Pilipinas, sumunod na lang tayo. Kasi para din naman sa atin lahat yun. Although naiintindihan din naman namin yung iba, well, actually, kami, ako, mga palangga, hindi din naman kami mayaman. We are not rich. Kami na mong problema din kami kung saan kami kukuha ng mga ibang bibili namin after few days, few weeks. Kasi syempre din naman ang perang sinuubos. So naiintindihan ko yung iba, kailangan lumabas in the daylight, in the morning, para magtrabaho, para magkaroon ng income, para mapakain yung pamilya, mga anak, lalo yung mga ginagatas. I understand. Naiintindihan ko kay lahat, guys. Mga ate, kuya, doon sa lahat ng mga palangga. Naiintindihan namin kayo, pero sana, kumbaga, sundin natin yung tinatawag ng social distancing para din makasasabi lahat yun.
kagaya ng sabi namin, we understand dun sa mga walang pambili, sa mga walang pambili ng pagkain, bigas para sa pang-araw-araw. Kasi syempre, kumbaga sila kailangan din lang, ano, yung mga lumalabas sa araw, kailangan din na talagang lumabas yung mga wage earner. Kasi syempre, kung hindi sila lalabas, hindi sila magtatrabaho sa mga buhay, paano yung mga anak nila? So, kawawa. So, kumbaga, understand each other na lang magkaintindihan. Kasi syempre, yung iba naman syempre, nasasabi lang ng iba na antitigas ng ulo, ayaw magsisulat sa gobyerno, labas pa rin ang labas. Pero syempre, yung mga tao kasi naman nakakaangat sa buhay, yung mga may negosyo, yung mga higanteng negosyante, yung mga mapera, yung mga artista dyan, kaliwat kanan, hindi nila naiintindihan kasi yung sitwasyon ng mga tao naghihirap at yung mga sektor dun sa mga indigenous people, kung bakit they going outside in the daylight para maghanap ng trabaho, maghanap buhay, para magkaroon ng pera, para pambili ng pagkain dun sa pamilya nila. Yung mayaman kasi hindi nila naiintindihan yun kasi kumbaga, kagaya na nangyayari ngayon, yung pinakamataas na leader ng gobyerno, nag-detail dun sa mga barangay captain na para mag-door-to-door, house-to-house, with that relief goal. So, nasaan? Parang nakikita pala ngayon trending is yung Pasig City. Yun nga, yung mayor nila, hindi ko nagpapamiliin kasi yun man siya. Parang yun kasi nangyayari ngayon. So, dun sa ibang mayor, sana naman, kumbaga, maawa naman kayo kasi hindi naman lahat ng tao is mayaman, hindi lahat ng tao may pera, may pambili sa pang-araw-araw. Kagaya ng sabi nila, yung iba wage earner lang, maliliit na tao. Kagaya namin, hindi naman kami ganun kaano, pinagkakasya lang din naman namin. At saka madami din kami sa pamilya, may mga tauhan din kami na maasa, lalo na ngayon. So, lockdown din yung pinagkakitaan namin, yung source of income namin. So, di ba? So, iba-iba tayo ng estado sa buhay. Iba-iba tayo ng ano. Kaya minsan, pag yung mga lumalabas sa umaga, sasabihan ninyo na matigas ang ulo, yung mga kadalasan yung mga nagsasabi, hindi kasi nila naiintindihan kasi wala sila sa sitwasyon. Kung ikaw, sa sitwasyon nila na wala kapos, wala pera, maintindihan ninyo, kayo na mga may kaya sa buhay, kayo na nakakaangat. Hindi nyo kasi iniinda yung problema. Kasi wala naman kayong problema na iniinda kumaga Afford nyo lahat kaya ninyo. Yun lang yung masasabi ko kasi sa tutorial sa mga nakikita ko, sobrang mas naapektuhan dito yung mga kapos palad, yung mga kapos sa buhay, yung mga nagtatrabaho ng construction worker, yung mga nagtatrabaho ng mga street sweeper, yung mga janitress dyan, yung mga service crew, yun yung mas mga hirap ngayon. Diba? Kaya ito naman sa mga malalaking negosyante, good job, kumbaga thumbs up sa inyo mga madam, mga sir, na hindi kayo nagpapabaya. Kumbaga kasi syempre naman, syempre sa laki nga naman ng company ninyo, talagang hindi nyo pabayaan yung mga empleyado ninyo. So, sana dun sa mga nasabi ko kanina, wala akong gustong ipahiwati. We are not against the government. We are just saying dun sa sitwasyon. Kasi mahirap magbalanse. Hindi natin kasi pwedeng ibalanse yung tinatawag na matitigas ang ulo nung lumalabas sa araw-araw kaysa dun sa hindi lumalabas. Kasi ito gaya ng sabi ko, yung mga lumalabas, yun yung mga naghahanap buhay. Kasi kahit hindi, kung mag-stay lang sila sa bahay, hindi sila maghahanap buhay. Naisipan natin may anak sila na ano, maliliit, hindi sila ng gatas. Kumbayad nila ng renta, kumbayad nila ng tubig ilaw. Matigatupad din na good for 1 month na free rent hanggang ngayon ibang mga mga ibang landlord hindi rin sumusunod. Diba? Maraming salamat na rin pala doon sa Meralco, sa Manila Water for giving us lahat ng mga consumers sa Pilipinas for giving us another extension of 30 days doon sa mga bill ng mga due date sa Globe Company. Well, thank you so much. Kahit pa paano, although babayaran pa rin namin yun, at least you provide extension with another 1 month para at least makapalitong dito ay para dun pag after this lockdown na sana nga matapos na to, sana nga hanggang April 15 na talaga, kasi kung pag lumala pa siya at tumaba, aba hindi na natin alam talaga, mahirap ang sitwasyon ngayon. Kagaya na sabi ko, tulong na lang kung kami lang nakakaraos ngayon at sa mga kaluwag, tutulong din kami. Pero syempre may mga priorities na kami sa buhay. Ang hirap, kagaya na sabi ng iba, ang hirap maging mahirap. Ang hirap talaga. Naiintindihan ko sila kasi mga palangga, dumaan din kami sa ganyan.
dumaan kami sa kahirapan ng buhay, lalo na sa sitwasyon na yun. Mahirap, masakit. Kasi hindi mo magagising mo. Ikaw bagay, hindi alam kung paano ka makain. Baka ngayon, imagine na natin alam. Kasi kagaya ngayon, dito sa Taguig, may mga pinapatubad sila na for senior citizen lang. Kung dyan, that's unfair na parang, kumbaga, paano naman yun, di ba? Kung puro lang tayo senior citizen. Although maganda naman yung maganda naman yung hangad ng gobyerno ng Taguig. Pero sana lahat. Kasi natural, expect mo talaga na maglalabas, manimili. Kasi hindi naman lahat nakakatingin ng relief goods eh. Diba? Kagaya ng last few days, yung umakyat dito, nagtanong, may senior citizen po ba dyan? So what's the, kumbaga para, kasi ibig sabihin, for all senior citizens lang yung mga relief goods, diba? Samantalang nung una, on the elections, kumbaga walang discrimination. Pag ginusto namin, i-voto ka namin, i-voto namin kayo, binoto namin. So diba? So sana ngayon, kayo na mga government servant, kasi may budget tayo, may tinatawag tayong emergency funds, calamity funds, meron tayo nun eh. So I hope na sana matikma na taong bayan yun. Sana kumbaga mabigyan lahat. Sana maipatupad yung sinasabi nila door-to-door relief goods ng mga pagkain, bigas. Malang tulad nila eh, kahit ilang kilo bigas, sardinas. Kahit hindi man, we're not talking about na sana makatikin din kami ha. Kumbaga dun sa mas mga ibang mas nangangailangan at sa mga ibang mas deserving. Kasi sa nakikita namin, madami kasi magsasabi na bakit gano'n nakilang sa mga video, bakit puro senior lang dito sa Taguig. Well, hindi ko rin masabi kasi wala naman tayo. Baka siguro, baka may delay lang dun sa mga repacking ng mga pagkain, ng mga food relief. Baka meron pa rin. Yung mga kasunod pa siguro ng mga ipapamigay ang mga nagoberno. So, sana lang yung mga funds natin, government funds, emergency, gamitin natin sa tama. Kasi sa panahon ngayon, ika nga, magtulungan. Kung sino yung mga mas nakakaluwag sa buhay, mas nakakataas, magtulungan. Kasi kung hindi, aba, tama naman yung sinasabi nila, hindi mo mamatay ang tao sa coronavirus, hindi mo mamatay sa ito, kaka-stay at home. Diba? Maganda yung tinatawag nilang stay at home. Tama yung mga palangga para to prevent the kumbaga yung contagious na sinasabi nila in COVID-19 para iwasan yung paglaganap at pagkalat. Tama naman yung sinasabi ng government na kumbaga eh, we should stay at home. Kumbaga. Pero syempre, until when? Hanggang kailan? Diba? Hindi naman, abang buhay ako kumbaga eh, sa isang buwan, hindi naman natin masasabi isang buwan ng what if kung tumagal ito, diba? Hindi sumobra, mas onward pa. Paano na lang tayo? Wala na lahat. There's no source of income. No business. Wala. Lahat lockdown. Diba? So yung pera nagagamit, umiikot na. Siyempre, hindi naman po pwedeng, kumbaga, hindi tayo gumawa ng paraan para tayo makakain. Kasi siyempre, kawawa naman tayo. Kasi kagaya nang nangyayari ngayon, kung mag-aasa na tayo sa government, wala. Katulad ng nakakaan, may mga nakikita ako sa social science, may nakalagay isang sardinas, isang kilong bigas. Tingin mo, kasi nasabi yung one month quarantine, naabot tayo doon, ang Diyos ko po. Sana naman doon sa mga kinaupulan, doon sa mga makakaano ng vlog ito, maawa naman po kayo, lalo na sa mga mas sobrang kawawa ng mga tao. Kasi mahirap po sa kanila na walang makain. Marami na po nagre-reklamo. So yun lang, sana pagtindihan ninyo. Maraming salamat dun sa mga frontliners na natin. Thank you so much. At sana, sabay-sabay tayo magdasal para matapos na yung problema natin. Hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Okay, para din sa ating lahat yan, sa magtulog-tulog tayo. Okay? Maraming salamat mga palangga. And that is my vlog for tonight. So, asahan niyo pang mas may mga meron pa tayong update ng mga vlog. Basta po, keep us supporting lang. Continue to support. Subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Like, share, and comment. Huwag niyo po kalimutan i-ring yung bell button natin para updated kayo sa aming vlog always.
Okay. Bye-bye. Bye-bye.